Yan, anong gabi yun, ayay kasi yun, sir. Akala namin maliit ang dagat. Tapos bandang alas ito, sir, nabigla na lang kami, sir, lumaki yung dagat. Kaya umiwas kami dun sa itaas. Noong mga alas 9, sir, nagkahiga pa kami ng anak ko sa sahig ng simento. Bigla na lang lumakas yung hangin, sir, hasta kaulan. Kaya pumunta ko kami dun sa may artal. Kasi malakas ang hangin, sir, hindi na kami makahiga. Basa na yung ano, sahig. Mga bandang mga alas 11 yata, sir. Lakas na yung hangin. Yung niyog, sir, natumba sa gitna ng simbahan. Naratol na ato, sir. Oto, igawas mo sa simbahan. Tapos pag gawas na mo, sir, wala pa rin makakuhan, sir, kaya pinagkakusok yung hangin ba? Sabay yung ulan. Harap namin yung hangin at saka yung ulan. Nakaano sa mukha namin, masakit talaga, sir. Kung hindi ka nakahawak sa ano, sir, sa pultahan, sir, sigurado, lipat ka yata kami, sir. Kaya mawak kami yun ng baka ano kami sa labas. Tapos paglabas namin, sir, hindi ko alam, sir, ano nakatama sa akin, sir. Ano, pero sa bata ko, sir, nakita ko yung bata na ano ng ulo niya, sir. Yung misis ko nga, sir, tinignan ko sa ano, naka-ano siya sa gitna ng pader. Lakas yung hangin. Nakita ko misis ko, bit-bit yung bata na wala ng ulo, sir. Nakita ko misis ko, tinapon ko yung bata ko, sir, kasi wala na yun, sir. Ito na binira ko, pero doon kamay ko, sir, wala na, pilay na, sir. Iniwan ko na, sir, siniguro ko na lang asawa ko. Kung hindi ko siya kinuha, sir, sama rin siya sa bata namin.